she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about you. Drinks more lately. Mga kababayan, inaarito mo naman sa gitnang silangan dito sa Saudi Arabia. At ako po ay si Mr. Anton, bagwis ng Lawayan TV. Ayan ang aking channel. At ako ay kasalukuyang nakadestino din ay sa kainitan ng desertong ito ng Saudi Arabia. At kung titingnan natin ay napakainit sa katanghalian tapat. At napakalungkot ng lugar na ito kung tayo ay madidestino din at baguhan. Eh siguradong tatamaan ang homesick at sasabihin mong ayaw mo nang mabuhay. Wala, ay din eh kung ang libangan lang din eh mga bagay na hindi nakikita sa Pilipinas. Gaya halimbawa ng scorpion, ayan. At mga sand viper, porcupine, at mga bagay na wala sa Pilipinas na makikita dito sa desierto. At yan ang nagiging libangan ko lang din eh para huwag akong dalawin ng homesick. At kung kasabihin na sinusilduhan dahil sa trabaho, hindi. Sinusilduhan dito dahil sa lungkot. Pag ganitong lugar ang iyong madidestinuhan, ay talaga naman napakahirap. At siguradong iiyak ka. Ayan. Kung may nag-iisang Pilipino lang din eh. May kukwarto ako kaya lang eh hindi sa labas nagtatrabaho kundi sa opisina. Itong sinatagtatrabahohan ko is slaughter. At ang kinakatay na manok dito ay napakadami sa isang araw. Sa 24 oras eh 190,000 na manok ang kinakatay araw-araw. Yan ang ating katayan dito. Hindi na ubusan ng manok. At ako naman na-destino dito sa wastewater area. At dito naman ay ang aking tinatrabaho ay mga motor. Ako ay electrician din eh. At ganun din, mechanical. Ayan. Trabaho. Ito makikita nyo pumapatak ng aray. Ayan. Mula doon. Oh, ayan, kumapatak na yan. Yung maruming yan. Yan yung pinaka-final na dumi ng wastewater. Ayan. Yan yung mga inihiwalay na sa tubig na marumi. Wow. At yan, isatalakayin ko sa mga susunod para malaman nyo kung paano ang proseso nitong wastewater area. Ayan. At ang libangan ko din eh, minsan naghahanap ako ng mga paglilibangan gaya ng mga ibon, hindi niyo mabait ang ibon eh. Ayan, ito, mayroon din yung isa, ayan ako. Ayan. Oh. Salita ka, sabihin mo, hi! Hi! Oh, hi! Ayan ako. Ito ay bato-bato, anak ng bato-bato. Ayan. San-san lang ng itlog. Pag nanganak eh yan, iniiwan na lang dyan. Pupunta na lang pag pinapakain. Ayan. Ito naman mga yan eh, mga lemongrass. Ayan. Yan itong mga tanim ko. Ayan. Pag ako gusto magtinola, ayan, dyan na ako pipitas ng tanglad. Ito naman yung malunggay. Malunggay na hindi nagkakabunga, lalaki yata rin. Oh, kailangan ng babae para magkabunga. Kaya may swimming pool din kami din eh, ayan. Oh. Yan ang swimming pool namin diyan. Eh. Kaya kami may marami rin ditong ano eh. Recreation eh. Oh, ito malalim. Wala pang tubig. Kung magpapakamatay ay pwede yan kasi malalim yan eh.
Halos tatlong palapag ang lalim yan eh. Oo. Diga. Yan ang buhay ko din ay sa disyerto. At kahit pa paano, nakakaraos naman. At gagaling ko lang sa sakit na COVID. Eh kahit na narito sa disyerto at wala nang tao eh. Nakaka-COVID pa eh. Sa sobrang lakas makahawa ng COVID na yan. Nakare-recover ko lang, wala pang isang linggo. At talagang buksan ang katawang ko. Kaya naman ah. Oo. Akala ko hindi na ako makaka-recover eh. Napakabigat sa dibdib. Parang yung baga ko eh, na pressure. Gusto ko huminga ng malalim, hindi ako makahinga ng malalim. Masakit ang ulo, masakit ang mga kasukasuan. Laging tuyo ang lalamunan. Wala namang plema. Parang nahirap talagang huminga lang. Ewan ko kung anong klaseng sakit yan, virus na yan. Kaya pag yung ibang mag-hysteric, kahalat dahil hindi makahinga, mamatay nga eh. Mabuti na lang at malakas ang resistensya ko at ang nagiging kalmado lang ako. Kahit gusto kong huminga ng malalim, pinipigil ko na kalmado lang. Kasi hindi talaga kayang huminga ng malalim pag ano eh, infected ang baga mo ng COVID eh, ng virus, coronavirus. Napakahirap. At mabuti nga nakarecover ako. Akala ko hindi na ako makarecover eh. Talaga naman kahit nakarecover eh, napaka sama sa pakiramdam. Kahit malakas ka na eh, ano eh, maglakad ka ng medyo malayo-layo, yahapuin ka na eh. Ikaw, katindi. At saka kayo mag-ingat kahit saan man tayong sulok ng mundo dahil yan ay pandemic. Pang buong mundo yan na lang yan. Yung coronavirus na yan. At walang sinisino. Kahit mag-face mask ka, ay talagang tatamaan ka pag kay... napadaupalad sa ano ay sa mayroong COVID. Kahit yung may COVID hindi makakahawa na kahit hindi pa ano eh, wala pang sintomas. Eh biruin mong may pinapasok sa amin din ng bisita eh. Kuan na isang linggo lang eh ang dami nang nahawa. Hala ko lang itong kaso. Eh nakakaiba naman sa itong kaso, walang pangamoy, walang panglasa. Masakit ang ulo. Tuyo ang lalamunan. Hindi makahinga ng malalim. Kaya naman na ay di ka mamatay eh. Kaya kayo yung ingat-ingat na huwag mahawa ng ano ng COVID-19 na yan. Sumunod lang sa protocol, mag face mask hanggat maaari at mag face shield. Iwasan yung dikit-dikit. Kailangan may social distancing. Yun ang kailangan talaga nang hindi tayo maapektuhan. At hanggat walang vaccination yata ay hindi mawawala yan eh. Oo. Ay hala, hanggang dito na lang muna. At sa susunod na lang na video ko, magpangita na lang tayo doon. At tatalakay tayo ng mga bagay na dapat talakayin bilang mga OFW saan man sulok ng mundo. At sana lagi kayong mag-iingat at talagang naman kailangan ng pag-iingat at mahirap magkasakit bilang isang OFW dahil tayo malayo sa pamilya natin at bawal magkasakit at see you next vlog na lang.